Armado ng search warrant, pinasok ng NBI Special Action Unit at tauhan ng Philippine Army ang 200 hektaryang property sa Teresa Rizal ng target na negosyante. Pagdating sa loob ng mansyon, hinalughog ng mga operatiba ang mga kwarto. Sa loob ng mga nakakandadong kwarto, nakuha ang hindi bababa sa 10 high-powered firearms at 2 granada. Agad pinusasa ng primary target na si KBE alias Liliong at 5 pang kasamahan kabilang ang kanyang mga bodyguard. Ayon sa NBI, may nagreklamo laban kay Ong dahil sa plano nitong pagpatay sa isang complainant. Siya rin po yung nasa Facebook na million views na, siya rin po yung nag-viral, oo, na may pinagagalitan na tauhan niya. She cannot own or possess a firearm because she is a foreigner. Mariin itong itinanggi ng suspect at hindi raw kanya ang mga armas. Yung granada baril. Hindi sa amin. Tingnan mo yung kamay ko, hindi ko marulong baril. Yan o, tingnan mo. Wala ko marulong. Marulong ko gumpin tsaka calculator lang. Itinanggi rin ng suspect na supporto siya ng NPA at may kinalaman. Sa tinigori ang planong Red October para sa umano'y pagpapatalsik kay Pangulo Duterte. Sabi ng AFP, ma'am, destabilizer daw po kayo. Tingnan mo ko yung picture. Hindi ako punta yung lugar. Doon hanggang ngayon, hindi ako mahilig sa gulo. Ako ligosyo lang talaga. Nagbebenta daw po kayo ng baril sa NPA. Totoo po ba yan? Yung ligosyo ko, meron ako reye, meron ako baboy, meron ako hacheri, meron ako binta ATL, binta ko sisiu. Hindi ko kailang binta baril. May information sila kasi area po ng mga kasundaluhan yung lugar. Subject pa po yan ng ating deeper investigation. Iniimbestigahan po na, pa po natin hanggang ngayon yan. Pero sa surveillance video ng NBI, kita ang mga baril na nakadisplay sa mansyon bago naganap ang raid. Ibinigay ng suspect ang lista ng mga polis na umunay bumibisita sa kanya para kumuha ng pera. Kabilang ang isang sulat na humihiling na may git 40,000 pisong pang repair daw sa kanilang mobile kapalit ng proteksyon. Sinisikap namin makuha ang panig ng mga polis na nakalagay sa listahan at nakapirma sa solicitation letter. Kinasuhan naman ng illegal possession of firearms and explosives ang 6 na inaresto. Sasailalim naman sa ballistic examination ng mga baril para malaman kung nagamit ito sa krimen. John Consulta, GMA News.